2020. Unang event ng taon. 10th year anniversary. Nandito ngayon, Aseana City Concert Grounds. Unang laban ng gabi. FlipTop Battle League para sa dalawang araw natin sa buong anibersaryo natin. Sa kaliwa ko, galing pa Marvelous Bataan para sa inyo. Mag-ingay tayo lahat para kay Poison13. Habang tumatagal, lalo akong nahihirapan dahil sa paupahan lamang kami naninirahan. Sa dami ng gastos, hindi sapat ang konting danyos dahil sa gamot ni nanay na uubos ko din halos. Hanggang sa lumala pa ang kanyang karamdaman, Panginoon, tanong ko lang anong aking kasalanan. Bakit ako nagdaranas ng ganitong suliranin? Doble ang balik ng malas kahit pag sumikapin sa... Shoutout ko lang yung mga inutangan ko. Benji Rayala, Branded, Hypebeat, Parachute, B-Rabbit, R&R, kay Blast Beats, sa tito ko, Enric Glenn, kay DJ, kay Blazy J, kay JD, saka kay Mr. Brown. At sa kanan ko naman, Muntin Lupa City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Shernan. Ano bang kailangan mo? Sabihin mo baka meron ako. Pwedeng utang, wag lang tawad. Siguraduhin mo rin na meron ka pambayad. Utang na, utang na. Utang na, utang na. Let's go. Utang na, utang na. Siguraduhin mo lang na meron ka pambayad. Umaga pa lang ako motor na. Pupunta ako sa bahay ni Ate Lorna. Sisingiling ko siya sa nakuha niyang panty. Aakitin niya daw kasi si paring Randy. Wala ko pake, basta bayad lang. 20 pesos araw-araw, limang buwan yan. Pagkumpleto na ang bayad, pwede utang ulit. Pera, kumot, pwede rin gadget. Skirt, skirt, oo, meron pang babae. Gusto mo yung magkapal? Sorry, wala eh. 2 gifts, 3 gifts, I'll give it to you. Pwede rin naman, bayaran mo na ng buo. Utang papa mo, utang mama mo, utang ate mo, utang kuya mo, lahat kayo, utang na talaga. Basta bayad lang maayos, utang mahalaga. Maingay. Gusto ko lang batiin lahat ng may mga utang. Siyempre si Tita Vilma Lau na mama ni Don Pao may utang sa akin, anak nyo. Recipes, T-Tech, Recipes, Lil John, Recipes, Francis M. Shoutouts kay Andrew E. Shoutouts kay Looney. Welcome back! Siyempre, sa lahat ng artist nga pala ng buong The FlipTop Festival, pinili na nilang pareho na mauna daw si Shernan. Tig-dalawang minuto dapat. Pahinga natin unang banat, Shernan. Kamusta, kamusta? Anigma, saan ka punta? Enigma, saan ka punta? Nandito na yung order mong panty. Bakit pala panting order mo, ilalaki ka? Pero wala akong pakialam. Basta magbayad ka, 10 piso, araw-araw, 5 buwan yan, ha? Wag ka magalimot, ha? Parang kilala kita. Sabi ko na, kilala kita eh. Gregor? Ang laki na ng utang mo sa akin, bakit ngayon ka lang nagpakita? Di pa ako nagpapautang noon, may utang ka na sa akin. Ngayon, nagpapautang na ako, may utang ka pa rin. Ang dami mong nakuha, may arinula. Sabi mo, para may lalagyan ka ng lakim eh. Kumuha ka din sa akin ng enerbon. Kasi sabi mo, idol mo si Garibi. Kumuha ka din sa akin ng biskuit. Isang lata. Grabe, matakaw ka. Sabi mo, papaluin mo ko pag di kita binigyan. Naalala ko, idol mo nga pala si Garibi, kaya may hataw ka. Garibi? Hataw? Hataw? Garibi? Bars. Nung umutang ka sa akin,
Naalala ko sa bahay nyo, wala kong narinig na kumakahol. Sumunod na araw, nung sisingilin na kita, bakit may alaga na kayong pitbull? Nung unang pinautang kita, sa bahay nyo, pinapapasok mo pa ko. Nung sumunod na araw, maniningil ako, ang daming chinilas, katok ako ng katok, pero walang tao. Pinakilala mo pa sa akin yung kapatid mo na babae. Sabi mo, walang boyfriend. Tutulungan mo pa ako maka-score. Pero pakiramdam ko, binubudol nyo lang ako eh. Ako naman tong sitangan, na-fall. Hindi pa ako nanliligaw, sinagot niya na ako. Simula noon, wala na akong kinikita. Bigay ako ng bigay ng pira tuwing Linggo kasi sabi niya tuwing Linggo, birthday niya. Kapag Wibis, birthday ng bispring niya. Kapag Biyernes naman, birthday ng mama mo. Ganun ba kayo mag-birthday sa Pilipinas? Ano bang relihiyon niyo? Pero hindi ko na inalam na pamahal na ako sa kanya. Umabot kami ng 5 taon. Sabi niya sa akin, virgin pa ako eh. Naniwala naman ako kasi pagtapos namin magkantutan, may dugo. Pero biglang sumakit yung puson. Hanggang sa nakipaghiwalay siya sa akin. Kasi manluloko daw ako. Di lang ako nakapagbigay nung nakaraang linggong birthday niya eh, may iba na agad ako. Masakit. Nung kinailangan niya ng pira at pagmamahal, hindi ko siya pinagkaitan. Ngayong nasasaktan ako at kailangan ng kalinga, wala akong malapitan. Durog na durog ang puso ko sa totoo lang. Pero bilang lalaki, hindi na ako maghahabol pa. Kung ayaw niya sa akin, idiwag. Ang baho naman ang pikpik niya. Hindi ako katulad ng iba dyan na marupok. Pag tapos na, tapos na. Pag namilit, wag. Di ko nga papansinin yung mga tics na tics niyan. Di ko rin papansinin niya kahit tumawag. Kamay tumatawag. Kapatid mo. Hello, babe. Oh, bakit po? Ay, makikipagbati ako kahit kasalanan mo? Ay, talaga po? Oh, sige po, sorry po, kasalanan mo. Ay, oo nga, Linggo bukas, birthday mo, may gusto ka? Ay, alak, pira, tsaka pulutan. Oh, sige, walang problema, I love... Binaba. Sabi sa inyo, di ako matiis niyan eh. Ako pa, strong to. Kahit ganito ako, marunong ako magmahal ng totoo. At ikaw, akala mo nakalimutan kita? Hindi kita nakalimutan, loko. Sikasuhin ko lang tong kapatid mo, maya kita singilin sa round 2. Ito unang bira. Kusang nagpautang sila. Kaya di na ako tumanggi pa. Pinangakong babayaran ko yung kulang, di ba? Kaso hindi makatulog tong putang ina. Kasi nagtatago daw ako. Eh ikaw tong tanga-tanga. Katukan ng katok sa bahay, di naman ako doon nakatira. Hindi ka kasi makapaghintay. May nalalaman ka pang, ipapabarangay kita, nananakot ka ba? Eh hindi pa nga ako sumasahod, nakasahod ka na. Hindi makapal mukha ko pare. Nagkakamali ka dyan. Hindi ako matagal magbayad. Nagmamadali ka lang. Kasi pinilit kitang mabayaran. At hindi ako sumuko. Kaso abono ako ng abono, kaya ang bilis tumubo. Bars! Bars, mumukha mo, gago. Ikaw yung mapagpakum, baba. Kaya sa'yo ako lumapit. Ganyan talaga kapag gipit. Sa patalim kumakapit. Kaso nagbago ka na, pare. Tinuring kitang kaibigan kasi akala ko tunay to. Ngayon, dahil na lang yata sa pera yung papel mo sa buhay ko. Dati-rate, pag nagkikita tayo, nagkikwento ka pa. Samantalang nung huli tayong nagkita, nagkikwenta ka na. Kung may tiwala ka sa tulad ko, hinding-hindi mo tututukan. Kung ibang tao tingin mo sa akin, hinding-hindi mo tutulungan. Kasi kung talagang mali ako, hinding-hindi ko tututulan. Tsaka kung bukal sa loob mo yung pagtulong, hinding-hindi mo tutubuan.
Kaya ginawa mong hulugan para yung interest malaki sabay permahang magarbo. Iba yung pangunawa niya sa tulong kaya pinahaba niya masyado. Talagang yung negosyo pinapalakas, yung interest pinapataas. Ang masakit lamang sa loob ko, ba't utang na loob pinapalabas? Magkaiba yung utang na loob sa utang na pera. Kaya huwag kang magmayabang. Yung utang na loob, tinatanaw. Yung utang ko sa'yo, tsaka na lang. Kasi kung makapagsalita ka, kala mo di ka na-delay sa pinautang mo. Eh, ang tagal dumating ng pera. Dinaig mo pa yung EDSA. Kung pinautang mo ako ng maaga, edi sana buhay pa si Elsa. Kaya huwag mo akong sumbatan, hindi ka ba nag-iisip? Habang tumutubo, ako'y nagsisikap, nagpipilit. Kaya kung usapang gulangan sa'yo'y wala nang hihigit. Dahil gipit na yung tao, lalo ka pang nanggigipit. Katok daw ako ng katok dun sa bahay, pero ang nakatira, ibang tao. Akala ko kasi bahay nyo kasi naamoy ko ang baho. Hey. Pinalagpas na kita kanina. Pero ngayon, ito na ang tamang panahon para magkwintahan. Tarantado ka talaga. Hindi ako nagbibiro, Gregor. Ito, dala ko na yung listahan. Isa, dalawa, basta marami, kunyeta. Marami! Hindi ko pa sinama dito yung mga kinuha mo na nilista ko sa stationery. Kumuha ka sa akin ng amplifier. Sabi mo, para meron kang pang sound trip. Taas-taas pa ng mata mo nung araw na yun. Nakakatakot ka, pack shit. Kinabukasan, sabi mo, hindi mo mababayaran kasi nawala. Malaman lamang ko, andun sa kapitbahay niyong adik, sinuwap mo na pala. Yan ang hirap sa'yo eh. Tamad ka na, meron ka pang bisyo. Walang ibang dapat sisihin dito. Alam mo kung sino? Alam mo kung sino? It's you. Bisyo? It's you? It's you? Bisyo? It's you? Bisyo? Minulti ko na lang kasi nakamulti din naman yung utang mo. May anak ka na, pero umaasa ka pa rin sa magulang. Grabe ang gulang mo. May utang ka sa akin. May utang ka sa mama ko. May utang ka pa sa iba. May utang ka sa pinsan ko. May utang ka sa kasamahan ko. Utang ina ka. Pinaalala ko sa kanya yung utang niya last year. Yung sagot niya sa akin, nakaka-bad trip. Sabi ko, Gregor, nakalimutan mo na ba yung utang mo? Sabi niya, ay, hindi pa. Bigyan mo pa ako ng 1 week. Grabe, ang tapang ng hiya mo. Talagang lumalaban. Yung hiya mo, hindi marunong mahiya. Nakakahiya naman. Masyado ka nang nilalamon ng kasakiman. Dapat kang maalarma. Kasi, maraming pwedeng sumingil sa'yo, lalong-lalo na ang karma. Puro post ka sa social media ng travel, food trip, pero yung utang mo malala na. Sa totoong buhay, asa, ukinang ina mo, bakit ganun pala yung buhay mo? Parang nalilito ako. Ang saya-saya mo sa Facebook, tapos sa akin, tangina, naghihirap ako. Ganyan ba talaga ang mga nangungutang? Kinakalimutan na lang yung mga bagay na kinuha nila. Sa ibang tao, pinapakita mo mayaman ka. Sa akin, nagmamag-aawa ka. Kunyita ka. Pati nga yung panty liner, yung linya, kinuha mo. Bakit hindi mo ibalik sa akin yun? Siguraduhin mo na kaya mong bayaran yun. Ako, naging mabait sa'yo, Gregor. Pero sa susunod na pagkakataon, hindi na kita patatawarin. Yang ganyang muka, hindi ako kayang patawanin. Hindi, kayo maniwala. Iniiba mo yung kwento, nang babaliktad ka eh. Di ba usapan natin 5'6"? Pero nagiging 5'11", ayos ah. Ang taas ng interest kahit ang baba mong hayop ka. Konti na lang sasapakin ko na yung mukha mo. Matagal na akong nagpipigil. Kung ayaw mong nai-stress, edi huwag kang naniningil. Sinabi na ngang wala pa akong pera. Ba't kasi nang gigipit ka ng tao? Paano ako makakaluwag-luwag kung ang higpit mo masyado? Tapos iisipin mo, tinatakbuhan kita. Nagkataon lang na kapag pumupunta ka sa bahay, ako ay wala palagi.
At lalong di ko kasalanan kung yung aso namin nakawala sa tali. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nakakalimutang magbayad sa'yo. Paano kita tatakbuhan nung panahong yon may lakad ako? Tsaka hindi kita tinataguan. Babayaran ko din yung kulang. Nalubog ako sa utang, kaya hindi na ako lumutang. Bars! Bars, mumukha mo ulit, gago. Kasi kayo yung uri ng taong mapagsamantala. Akala mo tutulong, subalit mapagpanggap pala. Sisiraan ka sa tao. Iba't ibang kwento binubuklat. Lahat-lahat inuungkat. Maging mga tinulong at ibinigay sinusumbat. Kaya kapag sinabing nangutang, tingin agad masama na. Palibasa, di nyo kami ramdam kasi buhay nyo masagana. Tao din kami. Kaya dapat nagalangin. Hindi nyo ba alam na ang pag-utang ay marangal na gawain? Mabuhay lahat ng may utang. Lahat kayo ay marangal. Sa halip na gumawa ng masama, mas pinairal nyo yung mga mukha nyong makapal. Kasi ano bang gusto nyong gawin nila? Magnakaw? Mang-hold up ng bangko? Magbenta ng droga? O manutok ng tao? Kaya nga para maibsan yung problema nila, utang ang ginagawang kasangkapan. Kasi mas gugustuhin pa nilang hindi makapagbayad kesa pagbayaran yung ganong klaseng kasalanan. Wala kang puso, pare. Kasi lahat ng tao nakakaunawa. Ikaw lang hindi. Lahat ng tao mapagbigay. Ikaw lang hindi. Lahat ng tao mapagpatawad. Ikaw lang hindi. Lahat ng inutangan ko, binayaran ko. Ikaw lang hindi. Ako lang hindi mo binayaran. Pero, hanggang saan mo ba gustong paabutin to, Gregor? Kinang ina ka. Kanina pa tayo nag-uusap, wala ka ba talagang planong magbayad? Nasa katinoan ka. Pero sa ginagawa mo, daig mo pa yung taong may sayad. Huwag kang magbingi-bingihan. Huwag kang magbulag-bulagan. Huwag mong sagarin yung pasensya ko dahil yung pasensya ko meron ding hangganan. Nung umutang ka sa akin, inunawa kita. Pinagbigyan. Di ako humindi. Pero bakit nung sinisingil na kita dahil kailangan ko ng pira, ako pa tong hindi marunong umintindi. Nagtatrabaho ako para sa pamilya. Kahit mabugbog maghapon ang katawan ko. Kumakayod ako ng marangal at hindi ako nagtatrabaho para sa katamaran mo. Kinigising mo ko madaling araw, kahit tulog na ako. Dahil sa pakisama, ako naman bumabangon pa. Gusto kong sabihin, pero mas gusto kong maisip mo kung nakakaistorbo ka na ba. Pinautang pa rin kita, bilang kaibigan mo. Binaliwala ko na yung kapal ng iyong muka. Pero bakit nung sinisingil na kita, dahil kailangan ko na talaga, ako pa tong kailangang mahiya? Wala naman problema sa pera eh. Kaya ko yung kitain. Ang hindi ko matanggap, para sa pira, handa mong kalimutan yung pagkakaibigan natin. Wala rin problema kung mangutang. Lahat tayo nagigipit, pero magbayad ka ng tama. Dahil hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ang binigay ko sa iyong pagmamahal at tiwala. Masyado ka ng kinakain ng sistema. Masyado ka ng ganid. Maswerte ka pa kasi dinadaan ko lang sa salita itong nararamdaman kong galit. Kaibigan kita, concern ako sa'yo. Papayuhan kita. Gamitin mo ang pira para makisama. Huwag na huwag kang makikisama para sa pira. Pagod, pawis, pagtsatsaga. Lahat yan tiniis ko para lang mabuhay ng marangal ng walang tinatapakan. Halos hindi ko na nabibili yung gusto ko para lang paghandaan ko yung buhay sa kinabukasan. Tapos ikaw, gagamit ka lang ng kapal ng muka. Magkakapira ka na? Hindi lang ako ang niluloko mo, pati sarili mo, pati pamilya ko na sa akin umaasa. Pero tama na ang drama. Magbayad ka ng utang mong puki ng ina mo. Tama ba, puki ng ina mo? Ito ang aking pinupunto. Ibalik mo kung ano man yung bagay na kinuha mo sa akin. Bukas na bukas, alas 5 impunto. Lahat-lahat yun, ibalik mo.
wala ka nang maririnig sa aking insulto. Kaibigan kita, Gregor. Huwag mo nang antayin umabot tayo kay Tulpo. So, naiinis ka na? Naiinis ka na sa tuwing ako'y nakikita mong nagtatago? Nakikita? Nagtatago? Hindi lang yon basta laro. Huwag kang mag-alala pag nagkapera ako. Ako na mismong lalayo. Kala mo, Bars, no? Gago. Alam ko yung responsibilidad ko sa'yo. Ang kaso, apurado ka masyado. Usapan natin pag nag-champion na ako sa isa buhay. O bakit? Nag-champion na ba ako? Hindi pa naman, di ba? Kaya nga nakiusap ako sa'yo kahapon. At pasensya na kung late. Sa 9 ka nalang bumalik kasi laban ko yung 8. 50K din yun, di ba, Rick? O, kinonfirm ko lang. Kaso nang bulabog ka sa bahay kahit alam mong ako'y tulog na. February 9, tinutukoy ko ang puta, alas 9 pumunta. Tanga-tanga ka talaga. Di ka lang amoy suka. May toyo pa sa utak. Ang galing-galing sa kwentahan, pero bobo kakausap. Kasi mula nang yumaman, yumabang karepa. Nakakarindi na kanyang bungangang parang bukana ng kuweba. Ako ang pinagbubuntungan kapag dumalang ang benta. Dati mukha ka lang gago, ngayon mukha ka ng pera. Nung pinautang mo ko, pinabalik-balik mo ko noon, sige sabihin mong hindi. Pero dahil ako yung may kailangan, kailangan kong magtimpi. Kaya kahit bad trip ako, humarap nang nakangiti. Ngunit sila pa yung paalis pag kailangan ko ng salapi. Sila pa, paalis, salapi, kailangan pa bang banggitin to ng banayad? Balibalik ta rin mo man, wala pa rin akong pambayad! Pero dahil, pero madiskarte akong tao. Alam yan ang ilan dito. Ibabalik ko din sa'yo yung utang kong 5,000 dahil tao akong kausap at walang rason upang talikuran to. Tangina, pag-usapang utang talaga, nakakalimutan ko! Pero sige, para matapos na, pautangin mo ako ng 10K para mabayaran na kita. Wala, 5,000 lang to. Oh, sige, pwede na yan. Naka na. So, kulang ka pang 5K. Oh. Ito yung atraso ko sa yung 5K. Ayan na, quits na tayo. Bayad ko na yung utang ko. Pero ang tanong kanina, magkano yung kulang mo? 5. Motik. O ayan na, malinaw. Maraming witness na nanood. Wala na akong utang sa'yo. So wala na rin samaan ng loob. Alam niyo yung karim ng nautangan na? Nautakan pa! Time! FlipTop again para sa laban ngayon, Poison13 at Shernan! Wala ng judges yun, punta na tayo sa susunod na laban. Mag-iayos mga beses, Poison13 at Shernan!